Ang political scientist na si Dr. Clarita Carlos ang magiging National Security Advisor ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bilang NSA, pamumunuan ni Carlos ang Secretariat ng National Security Council o NSC at miyembro din siya ng mismong konseho. Ang NSC ang pangunahing advisory body ng Pangulo sa mga usapin at patakaran kaugnay sa pambansang seguridad at ugnayang panlabas. Itinuturing na dalubhasa rito si Carlos. I felt that it was good that President Ferdinand Romualdez Marcos had given recognition to us scholars. I mean, look at his economic team. They're all my colleagues. They are all scholars. All are well published, which means that science will be center of decision making of this administration. I'm 76, you know, I'm in the sunset of my years, and all of us are complaining about, you know, our government and this and that. You have a chance to be part of, you know, building a better Philippines. Why not accept the position, especially if it's your area of expertise? Retired professor ng political science sa UP si Carlos. Siya ang kauna-unahang babaeng civilian president ng National Defense College of the Philippines, isang educational and training agency sa ilalim ng Department of National Defense. Sa kanyang bagong posisyon, si Carlos din ang magiging unang babaeng National Security Advisor. Ayon sa isang security analyst, strategic ang ginawang pagpili ni Marcos Jr. sa isang individual mula sa academe para sa posisyong madalas na binibigay sa mga lalaking dating opisyal ng militar. Given her background on geopolitics and to traditional and non-traditional politics and her academic background, I think this is a strategic coming from President-elect Bongbong Marcos. And secondly, we need also smart power. This is lacking in, when it comes to our foreign policy. We need to have innovative policies right now. We need right now someone who is who thinks out of the box. Our foreign and defense policies should adapt to the changing times. Malugod na binati ng ilang senador ang pagtalaga kay Carlos bilang susunod na NSA. Ayon kina Senate President Tito Soto III at Senator Migs Zubiri, excellent choice si Carlos para sa posisyon dahil sa kanyang malalim na kaalaman sa geopolitics. Sabi naman ni Senator-elect Cheese Escudero, kwalipikado sa posisyon ang dati niyang propesor at kayang-kaya ang bagong trabaho. Matagal na ring nakatrabaho ni Senator-elect Loren Legarda si Carlos. Bukod sa seguridad at geopolitics, hiling niyang pagtuunan din ng pansin ni Carlos ang climate crisis. Nang ialok ni Marcos Jr. ang posisyon kay Carlos kahapon, napag-usapan nila ang ilang security at foreign policy issues. We talked about in general terms kasi the Quad, the OPUS, relationship with the major powers, China, US, and what role we shall take in regard to the move towards a regional collective security alliance. Nothing of the nitty-gritty. We were just looking at the geopolitical landscape. We discovered that we're on the same page on most things, which is really good. Papalitan ni Carlos bilang NSA si Secretary Hermogenes Esperon Jr. Hindi pa umano sila nagkakausap tungkol sa transition process. Bianca Dava, ABS-CBN News.